Nang ipasara ang lahat ng negosyo na ipatupad ang enhanced community quarantine, isa sa mga pinakatinamaan ay ang mga nag-aalok ng personal services kasama na ang mga barbershop at beauty salon. Sa kanilang muling pagbubukas sa limitadong kapasidad, matamlay pa rin ang negosyo kaya't sina Ronnie Balantak at Gino Galang, kapwa senior stylist sa isang kilalang salon, inabutan ko na nag-aayos na lang ng mga gamit dahil madalang ang pasok ng customer. Sa ngayon po kasi hindi pa nila alam na open pa yung yung index salon. Kaya yung iba naman takot pa yung mga customer na pumasok kasi sa ngayon kasi yung COVID kasi. Sa ngayon tanging mga serbisyo lang sa buho ang naiaalok sa mga salon at barberya, kaya't limitadong-limitado ang kanilang customer. Ayun po ba, hanggang anong service lang ang pinuprovide yung haircut lang? At saka mga revamp color po. So, buhok lang? Opo. Walang makeup? Wala po. Wala po. Ngayon, ano po yung mga service nyo na ino-offer nyo dati na hindi nyo ma-i-offer nyo? Katulad ng mga manicure, foot spa, makeup, mga facial, threading, kilay. Ngunit simula sa Webes, Hulyo 16, madadagdagan na ang operating capacity ng mga barberya at salon base sa inilabas ng Memorandum Circular 2038 ng Department of Trade and Industry. Ito po ay sisimula sa July 16. Ang pagtataas po ng operating capacity, yung mga nasa GCQ, ay pwede na pong from 30% maging 50%. At yung nasa modified GCQ ay yung 50% magiging 75%. Ito po ay aligned sa ating pong hangarin na magkaroon ng gradual reopening at unti-unti pong makabalik po ang mga trabahador, ang mga workers, mas dumami po ang kanilang, hopefully, ang kanilang trabaho, pati po yung kikitain, yung income po, take-home income nila. Dahil isa rin po kasama doon sa Memorandum Circular ay yung pag-increase ng services. Marami po kasi nagsubmit po ng mga position paper ang maraming associations involved in the salons and barbershop industry. At pinapakita po nila na actually yung dati hong nirule natin na basic haircutting ay hindi po sapat para talagang break-even po. Subalit yun naman po talaga was intentional in the sense na para ho magkaroon lamang ng gradual at dahan-dahan pagsimula at makapalik lamang sa trabaho, at least may revenue na po, may trabaho na po yung ating mga kababayan. Sa salon nila Gino at Ronnie, kapansin-pansin na nasusunod naman ang minimum safety protocols. May digital thermometer para sa pagkuha ng temperatura ng mga customer, may alcohol, at ang lahat ng mga empleyado ay may protective suit at mask. Ayon kay Lopez, dahil mataas ang compliance rating ng mga barberya at salon, kaya nagdesisyon sila na pataasin din ang kanilang operating capacity. We would like really to test yung compliance rate. Kung susunod po ba ang mga barbershop and salons dito po sa patakaran, sa new health protocol. And given the very good compliance rate, kaya po natin ini-improve ang kanila pong operating capacity para ho mas madami ho, hopefully kumita ng maayos ang ating mga kababayan, yung mga workers doon, pati po yung pagdagdag ng services. Pinatotohanan ni Galang ang sinabi ni Lopez na kung hanggang paggupit lang ng buhok ang maari nila ibigay ng serbisyo, posibleng magsara ang salon at mawalan sila ng trabaho. Baka kung ganito lang yung mangyayari sa loob ng mga ilang buwan, baka may tendency talaga na magsara talaga yung Kasi sa mahal kasi ng upa eh. Baka hindi namin marits yung yung kita ng kagaya nung hindi pa na-lockdown. Kumikita kami na kaya namin tumbasan yung upa, pati yung sinasahod ng mga trabador. At kapag nag-alok na sila ng iba pang serbisyo, dadami o babalik na ang kanilang mga kliyente. Mangangahulugan na pababalikin na rin ang kanilang mga kasamahan na nawalan ng pinagkakakitaan. Pagkakaalam kasi namin, pagkang sabi kasi sa opisina namin, pag nag-MGCQ, baka yung mga kasama namin, dumami na kami, makapasok na sila, pwede na.
Kaya yung pasok din ng tao, kasi may mga kanya-kanya kasi kami mga client eh. Baka pumasok na rin sila yung mga customer. Janis Cosio, Radyo Inquirer. 990, bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.